bagay na tawagin sila na magiging spokesperson ng God. Ano kaya minsan naisip ko, ano kaya yung mga spokesperson ni President Duterte na kung saan siyempre ingat na ingat sila para may parating ng tama kung dapat sasabihin gusto ng Pangulo. How much more sa ating Diyos na buhay na nagkabitin ng Philippines sa inyo sa umaga nito. Ang iniisip ko ngayon, hindi yung kung ang sasabihin ko ngayon ay magugustuhan nyo. Ang iniisip ko ngayon, kung ang lahat ng sasabihin ko ay papagbigay ng kapurihan kung magugustuhan ng ating Panginoon Diyos. Kasi hindi ako out there na matuwa kayo sa akin. Dahil after ako, ang Diyos ay matuwa sa gagawin ko pagbibigod sa kanya sa umaga nito. Ngayon pa lang, lagi sinasabi ng pastor natin, si Pastor Jim, na dapat pag ikaw ay mga karat, ano sa isip mo? Hindi kung ano yung gusto marinig. Pag ikaw ay nangangarat, dapat lagi mong iisipin na ang sasabihin mo, ang ipapangaral mo, ay hindi yung gusto marinig ng tao. Bagkos, ang gusto ng Diyos na marinig ng tao. Kaya, medyo hindi tayo sensitive ngayon, ha? Medyo relax tayo ngayon. Para po natin ang ating Panginoon Diyos. Pwede ba makita yung tamay ng mga nag-aaral sa fixing and Bible messages? Sino yun? Last kamay. Kunti lang. Yung sa CTC namin, fixing biblical messages. Tapos ulit ang kamay, parang kunti lang. Ayan. Hindi ba kayo pinakabahan? Hindi ba kayo pinakabahan? Alam niyo kung bakit? Kaya na kasi susunod. ano to? Practical. Yung pa rin yung picture na pinakita ni Pastor Tim, ano? Kasi nandun pa rin tayo sa Irresistible Grace. Ano? So, ang context niya talaga, resistance. Pero bago yan, nais ko lang munang tignan. Ano naman nangyayari? Kumpara lang. Ano naman nangyayari sa ating bansa? Ano naman nangyayari sa ating kapaligan? You must always aware, no? Kung ano yung mga nangyayari sa ating paligid. Kasi doon kasi natin yung nakikita yung talagang kung gaano makapangyaya at kung gaano paano kumikilo sa ating Diyos. Huwag natin limitahan ng Diyos dito lang sa maliit na area o sa Pilipinas lang. God is a God of the universe. Ano? Kaya lahat yan. Huwag natin ikakakaw ng Diyos dun sa isang simpleng mga pangyari. Talagang kumikilo sa Diyos sa bawat isa sa buong mundo. In all universe, lahat pati yung planeta. Ano yung pag-align, the rare occurrence of the celestial bodies. Ano yung nangyari noong September 23. No? Ano yan, konektado lahat yan. Kaya pag nalaman natin yun, talagang hahanga tayo. Ano? Lalong ma-level up ang ating pananalig sa ating Panginoong Diyos. Lalo na yung mga nangyayari sa Amerika ngayon, siyempre, wala tayong gawa doon. Di ba, punong-puno sila ng problema. Ano, kakadaan ng mga hurricane, floods. Ano? Tapos, pagkatapos nun, ano naman ang nangyayari sa kanila? Yung may masakir na naman. Di ba? 500 ang namatay. Pagkatapos ng flood, hurricane, anong nangyayari ngayon sa California? Di ba? Wildfires, hindi yun. Di ba? Ang
Kaya, ano yung ibig kong sabihin ng Brother Dick? Ngayon, ano ngayon? Bakit gano'n ang nangyayari sa kanila? Alam mo ba, di ba, napakaraming pressure sa kanila? Napakarami ng panahon ngayon ng mga false teacher, false teaching. Ano? Kasi siya na pala yun, medyo ano lang yung pagiging sa'yo. Ako yung kahinahan ng Kabisaya, eh. Kaya naman dito sa ating Kabisaya, pagkutin lang yung si Sister Leia, at si Senator Romero, at sa ako nalang patay na. Bumabangon sa pagdating sa pagiging fluent sa English. Ano? Kaya titin nyo na lang sa context. Ito yung sinasabi natin na mga post-teachers, mga nagpa-prophesize, nagbigay ng maling katuluhan, nangangaral, mag-re-evangelist. Ito yung sinasabi natin na kailangan natin mag-aral ng sound doctrine para malaman natin that we are post-teachers. Ano kasi nga, kila Gloria Copeland, kila Copeland, kila Jessica Planes, dami pa, Joel Austin, nasikat yan. Alam, pero yan yan, isang palabas sa TV na minsan sinabi ni Gloria Copeland, sabi niya, minsan habang nasa bahay siya, nakikita niya na parating yung tornado. So sabi niya, wala siyang ibang ginawa kagad kundi ni-rebuke niya. Dali mo Jesus ni-rebuke niya, ang tornado na malis. So nakita niya, sabi ng tornado, malis. Tawanan yung mga nanonood. Ngayon, there's a lot of hurricane, a lot of tornadoes, a lot of flood, di ba? Wildfires. Ang dami nangyayari sa Amerika. Yung mga masasama. Saan sila? Bakit hindi nila na gawa? Tigilan ang lahat nila. Very high-tech yung Amerika. Alam nila na parating pa lang. Tornadoes, malayo pala ang Manila yun. Pero, nasaan yung mga nagsasabing kaya nilang paalisin yun, kaya nilang i-review yun, kaya nilang pabalikin yun. Go back to the place where they belong. Pero wala, di ba? Kasi hindi come to. Kung hindi nila kaya yung gawin, hindi come to that. Hindi. Ang itinakda ng Diyos, ano mangyayari? Pero maraming bagay na itinakda ng Diyos na yun ang mangyayari. Pero tayo, hindi naman tayo mabahala. Kaya na magkaroon ng tornado, dumating ang Great Tribulation, ano ba ang mga ano, panatag yung loob nyo. Kasi nga kapatid, hawak tayo ng Diyos. We are in the presence of God. There's no safest place in this world. Only in the presence of God. And you and me, lahat tayo ay sa presensya na Panginoon. So, introduction pa lang yun. Pupunta tayo dun sa... Gusto ko lang kasi kaya para makunawaan nyo kung bakit pinipilit natin o talagang pinibigyan natin ng emphasis bakit ang church, ang City Bible Church ay kakaiba sa ibang church na laging nag-emphasize sa doctrine. Diba? Karamihan ng church ngayon, ang tinuturo ay ang prosperity gospel, yung lahat na matutuwa yung mga nakikinig. Ano kasi, gusto nila ng, ang gusto nila ng verse. Tapos saan, basta member lang. Diba? Hindi, talaga authentic na members. So yung nangyari yung September 23, yung rare alignment, tapos saan sinabi nila that is the fulfillment of Revelation chapter 12, verse 1 to 3. So, tapos, dinagdaga nila na dahil nangyari yung Revelation chapter 1, verse 1 to 3, ay at susunod na doon, rapture. So, anong mangyayari? Anong gusto nilang mangyayari? Tinatakot nila yung tao. Pag natakot ng tao, dahil may rapture na nga, eh di, anong gagawin? Titatanggap. Di ba, tatanggap sa Panginoon. Kaya ang dami ngayon tumanggap. Eh, tingdami ngayon nakalit. Karoon sila ngayon ng maraming membro. Right? Di ba? Ganun ang mangyayari nun. Dahil ayaw naman natin, ayaw naman ang mga tao maiwan sa rapture. Dahil naniniwala sila, maraming nagtuturo na pag naiiwan ka sa rapture, dadanas ka ng great tribulation. So anong gagawin mo? Di talagang, whether you like it or not, kahit anong patatanggap ka na lang.
Pero ano nangyari? Eh, nangyari, hindi nga nangyari. Hindi nga natupad yung sinasabi nila. So, anong mangyayari ngayon doon sa mga taong tumanggap lang ng basta-basta, na wala namang kaalaman, tumanggap sila, it's because for their self-service yun, hindi, baksak na naman. Diba? Balik na naman sa dati. At ang masisira ngayon, yung salita ng Diyos na masasabihin ngayon, that the integrity of the Bible will be questioned. Diba? Kasi hindi naman pala totoo yan. Kaya, sabi eh, dapat daw yung mga nagtuturo ng ibang mga false teacher, yung mga tuturo ng ibang doktrina, hayaan respect, yung kanilang paniniwala, pananampalataya. Kung hindi yan sinasabi ng Bible, tinuro ng pastor natin, dun sa CTC, na dapat yan, unilos tayo. Mandate sa atin yan sa aklat ng Ibo ng Petro. Mandate yan ang unang Petro na dapat maging handa tayo para paglaanan yung kanilang mga maling katuruhan. Para ma-operate natin. Kunti na lang yung mga taong nagtuturo ng sound doctrine. Dapat ang lalapit sa Diyos para tumanggap sa Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang habag at biyaya. Irresistible grace. Hindi dahil sa tinakot ka. Dapat may prosesa tayo. So, nung nakaraan, napakahalaga para sa akin, napakahalaga na pag napaka-importante sa doctrine na ito, yung irresistible grace. Kasi kapag walang election, walang recipient, yung irresistible grace. Lahat yan. Ang lima na ito, kung mapag-aralan natin maigi kung talagang sinusundan nyo, masimulan simula, ay talagang pagnabuhuyan sa matibay ng pundasyon ng ating doktrina at pananampalataya na kung saan magdadala sa atin sa isang very comfortable doctrine. Ano? Magkakaroon tayo ng kapanatagan dahil talagang tunay na tayong mananampalataya at nasa presensya ng Diyos. At walang makakaagaw sa atin. Okay. Diba? So, sa umagang ito, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ating text na matatagpuan sa Aklat ng Juan, sa Aklat ng John chapter 6, verse 44 to 45. Sabi diyan, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. It is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Titignan nyo may ibig. Lahat na nandito ay nandyan. No one come. Bakit kayo walang, di ba yung question? No one come. Bakit walang lumapit? Walang lumapit kay Jesus Christ? Because we are in the state of gravity and evilness, di ba? Hindi natin kaya, di ba? Bakit? Kailangan natin, the Father's who sent them, draws them, kung kailangan pa tayo tulak ng Ama, ano? Talagang may resistance tayo. Pray nga tayo. So, ibig sabihin that we need irresistible grace of God in order na makalapit tayo sa Panginoon. So, ang total depravity, nandyan na yung irresistible grace, nandyan na rin. So, sino ba ito yung itutraw ng Father to Jesus Christ? Sino to? Hindi lahat to. The elect only. And we are elected by God unconditionally. Dahil kung hindi, kung may condition at pagpili sa atin ng Panginoon, doon na rin may makikita kayo sa sarili nyo na maging dahilan para piliin ka ng Diyos. We are all depraved. Lahat tayo makasalanan. So, kung bigyan ng Diyos ng dahilan at pantayan at pagpili sa atin, sino ang tataas ng kamay dyan na isa ka sa dapat pipiliin?
Wala. Lahat tayo ay kasalanan. Diba? So, kompleto. Diba? At dahil dyan sa irresistible grace of God, talagang persevere tayo ng Panginoon. Kaya nga, mapapansin natin sa verse 45, they will all be told na ano na, tinuruan na, and hanggang sa everyone must hear the Father and learn from Him, and finally, they come perseverance of sin. Diba? Lahat tayo ay mag-persevere. Walang mawawala. Tayo ay saved. Garantiya yan. Kasi nasa tamang proseso tayo. Kung hindi ka, kung wala ka sa tamang proseso, kung talagang tinanggap lang sa Panginoon, dahil natakot ka, dahil may mangyayari, ay talagang mawawala ka nga yan. Di ba? Kasi hindi ikaw ang nagdesisyon. Kung ikaw pala yung nagdesisyon, hindi ang Diyos sa buhay mo. Kapag ang Diyos ang pumili sa iyo para sa kaligtasan, kailanman ay hindi ka maniwalay sa kamay ng Diyos. Amen po ba? Para papanggan natin ang ating so, makikita naman natin sa text, nandun na lahat, napakaliwanag na. Ano? So, kaya nga pinamagatan natin, nakita natin yan kung gaano ka-importante yung irresistible grace. Yan sa context ng Supreme Grace. So kaya pinamagatan natin yung tema sa umagang ito ay pinamagatan kong Irresistible Grace, Understanding the Importance of God's Irresistible Grace. The important. Yan, no? So, gaano ba kahalaga ang Irresistible Grace of God. So, ayun natin. Sabi doon sa question natin, how important God's irresistible grace? Point number one. It is the power that enable us to come to the Father. Verse 44. Kasi kung tayo lang, sabi ko nga kanina, we are depraved. So, hindi talaga tayo kaya, hindi tayo makalapit sa Diyos. Bakit kaya hindi tayo makalapit sa Diyos? Anong dahilan? Bakit wala tayo na kailangan makalapit sa Diyos? Then we are depraved. At anong sinasabi ng Romans 3, 10 to 12? Tinagalan ko na yan. Next slide, please. Balik. Yan. Ayon sa nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya pala walang may kakayahan at walang lumapit sa Diyos. No one come. Diba? Napasa natin kanina. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas, nagpakasama, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang matuwid. Diba? Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, andito yun, wala dahil sa slide, pero take note nyo na lang. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. John 8:7-9, chapter 7, verse 7-9, naalala nyo doon sa pangyayari na may nahuling babae na nangangalunya at dinala sa harapan ng ating Panginoong si Kristo. Ayon sa batas ni Moises, ang babaeng nahuling nangangalo niya ay baduhin hanggang sa mamatay. So, dinala yun sa harapan ng ating Panginoong Jesus at sinabi ayon sa kautusan ni Moises, dapat baduhin ito. So, pero alam naman natin ang buti mo ng mga taong nagdala doon, sinusubok na nila si Jesus Christ, pero makikita po natin ang katarinuhan ng ating Panginoong Jesus Christ. Nagpapatunay that He is a truly God. No? Kasi kung tutusin, wala na siyang ano doon eh, wala na siyang gusto doon. Kasi kailangan sundin. Nakasulat yung batas ni Moises yun na sinusunod ng Israelita na dapat patuhin talaga yung babae na huling inakbal ng mga ano niya. Pero napakatalino kasi siyempre wisdom yun eh. That came from God, He is God. Diba? Sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan ay siya munang kumuha.
kukunan pa ito sa babae. Yan. Mayroon bang kumukul doon sa bato? Ng bato doon sa babae niya? Wala. Bakit? Kasi walang matulid. Wala kahit sa ang lahat ay nagkasala. Maliwanag naman sinabi ni Jesus Christ, di ba? Sabi niya, sino man sa inyo? Sige, susundin natin yung batas ni Moises. Kailangan sundin yan. Pero ganito, kung sino sa inyo? Kasi kayo nagsasabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan? Ang siya po na kumukol na bato. So dahil lahat tayo ay nagkasala, walang sino man. Diba? Ha? Kumukol ng bato doon sa babae na yun. At sa isang umalis. Ngayon, mapapansin po natin dyan mga kapatid. Sa bandang huli, yan ang laging nami-misinterpret natin. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Siyempre, para magtataasan yung kilay natin dyan, wala akong gumagawa ng mabuti. Yun kasi kung minsan, dahil nga kulang tayo sa pag-aaral kaya ang City Bible Church ay doon, tinuwalay yung fighting yun na mag-aaral doon sa ating mga klase. Na parang pag-aaral tayong ginagawa, evangelistic class, new believers class, group class, cities A, doctrinal class, kasi paunawaan natin. Pag hindi kasi natin paunawaan yung mga bagay na mga importante, magugulo tayo at marami tayong katanungan sa Diyos. Na kung saan, pag hindi natin nakuha ng katugunan, naliligaw na tayo. Ano? Na doon na tayo magtatapos tayo sa Diyos. Pero kaya nga dapat pag nag-aaral tayo, napakalaga talaga yung sound of prayer. Maunawaan natin, ano ba talaga ang totoo at dapat? Diba? Ngayon, sa samahan loob natin, dahil makikita natin dyan, na walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isang, ano ba tawag ito? Wala ba talaga gumawa ng mabuti? Kasi nga, ang tinitingnan natin, sa batayan natin, ang tinutukoyan, kabutihan sa harapan ng Diyos, ang mabuti na tinatanggap ng Diyos. Diba? Kasi sabi nga sa pag-aaral namin kapag sa CTSA, sa CTSA namin, the book of Habakkuk, hindi kasi natin pwedeng i-vision yung ating kabutihan sa kapwa natin. Nasabi natin, ang mabuti ako kasi siya masama. Mas mabuti ako sa kanya o mas mabuti siya kaysa doon. Hindi, pagdating sa kabutihan, the measurement ay hindi sa bawat isa sa atin. Pagdating sa kabutihan, ang nag-measure yan sa Panginoon. Maaaring sasabihin mo, mas mabuti ka sa kanya. Pero pagdating sa Panginoon, siya magsasabi kung sino sa inyong dalawa ang higit na gumagawa ng kabutihan. Pag-uusapan natin ng mabuti. May sinabi kasi sa aklat ng Isaiah chapter 64, very familiar to, nagsasabi doon, your works is a building, kahit isang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Kasi pataas ka rin yung kilay natin yan, tsaka parang grabe naman yan. Wala pala ito yung kabutihan na ginagawa natin. Bakit parang basahan lang ito? Kasi ang kabutihan na sinasabi dyan, may dalawang klase kasi yung kabutihan. Yung tinatawag na relatively good and truly good. Dapat natin unawaan yan. At ang tinutukoy na basahan, na kabutihan na basahan sa harapan ng Diyos ay ang relatively good. Ano itong relatively good na dapat natin malaman na napaka-importante? Ito yung bagay, ito yung kabutihan na kung saan hindi pumasa sa batayan ng Diyos. Ito yung kabutihan na kung saan may kulang. Paano natin malaman ang kulang? Kailangan natin malaman yung kabutihan na nakakalugod sa Panginoon, which is the truly good. At ang truly good ay yun yung ang gumagawa, mananampalataya, Kristiyano. At ang kanyang ginagawa ay ayon sa salita ng Diyos. At pag nagawa niya na ito, walang ibang mabigyan ng kapurihan at
po kaluwalhatian kundi ang Panginoong Diyos. Ano naman ang relative doon? Siyempre yung kulang, yung wala doon, at marami ang gumagawa noon. Example, yung mga politiko. Mga politiko ulito. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat. Karamihan. They are Christian. Meron mga politiko yung Christian tayo, di ba? Tama, they are Christian. Magawa sila ng kabutihan. It is according to the word of God. Talaga gumawa tayo ng kabutihan. Ba't saan na pupunta yung Lord? Diba? Kasi pag nagbigay na yung supot, may pangalan eh. Diba? Senator, congressman. So, sinong pinapasalamat na? Sinong nagpupunta? Sila. So, kulang. Meron naman yung mga donors na walang pangalan. Diba? Nagbibigay. Sa according to the word of God, bibigay. Pero they are not Christian. They are unbelievers. Iba ang kanilang Diyos. So, hindi siya mag-iba. Kaya yung mga ganung bagay, kabutihan niya, ipasahan na niya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ang kabutihan na nakatalubot sa ating Panginoong Diyos ay ang Diyos. Naunawaan po ba natin mga kabalik? Okay po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Point number two. So, nalaman natin yung dahilan kung bakit walang lumapit sa Diyos. Kasi they are in evil. Tapos talagang they are depraved. Nasa state sila ng hindi pa alam kung anong dapat gawin. So, at they are not willing. Ano? Kaya then, so point number two natin, it is the power that draws us to God. Binigay loud excited. Yan. Sereya. Hindi ko ay karang sereya. Pero na-research ko lang. The Greek word of draw is ergo. Or ergo. Which means drag. Diba? Kasi different tayo eh. Doon sa point number one na naliwanag ko kung bakit ayaw natin lumapit sa Diyos. Walang lumapit sa Diyos. At hindi lang basta-basta ng ayaw natin. Ayaw talaga. Talagang wala tayong willingness. Kaya, makikita niya sa verse natin, bakit, ang katanungan, bakit pa tayo ito draw with the drug? Medyo harsh, you know, the drug, ihilain, you know, itutulak, mga ganon. Bakit meron pang ganon? May mga ganon pangyayari. Kasi nga, ayaw natin. We are not willing to come to God. So, makikita mo dyan, God, give us this irresistible grace. Talagang inilit niya. Inilit niya na tayo itulak o hilahin papunta sa ating Panginoon Diyos. Kasi we are not willing. So, makikita ko dyan, hindi tayo willing, lahat tayo depraved. So, kailangan natin ng irresistible grace. At ang irresistible grace na yan ay ibigay lamang doon sa elect. At alam naman natin na hindi lahat ay pinilit. So, dahil kung may pinili, may hindi pinili. Diba? So, ang recipient, yung sinabi ko na kanila, the recipient of irresistible grace is only the elect. At ang na-elect na yan, yung mga pinili na yan, ay yan ang itutulak o dadalhin ng Diyos do sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, makikita ko natin sa John 15:16 yung ating supporting question. Sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I choose you. Ano? Talagang ang Diyos ang pumili. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. For example, dito, dapat natin malaman na kaya kayo nandito, hindi yung tayo na pumunta dito. Because God is able yun na bawat isa sa inyo na makarating dito dahil kung hindi tayo sa harap ng Diyos, kung hindi sa kagandahan ng Diyos, hindi tayo makarating dito. Diba sabi ko kay Ma'am Jo? Sabi ko kay Ma'am Jo, ako magtuturo sa mag-preaching sa Sunday, sabi ko,
Diba talaga, kalooban ng Diyos, parang ay, nakabahan ako eh. Okay, hindi ko matay. It's my first time, you know? Pero dahil ramdam ko yung irresistible grace ng Panginoon, talagang puto kasi matagal na ako sumagot kay pastor na ako bago ako mag-preach ako. Pero talagang nandun yung power of the Holy Spirit because irresistible grace is the power of the Holy Spirit who work in us. So, siya yung natutunan sa atin. Lahat ng bawat isa sa atin, huwag yung isipin na kayo ang nagdala sa sarili niyo dito. Lahat yung iisipin na tanong ang Diyos ang may kakayahan o ang Diyos ang siyang dahilan o ang Diyos ang siyang nagdala sa bawat isa sa inyo dito. Napaka, ano yun? Napakagandang pangahawakan. Hindi kayo, kung nandito ka kayo ngayon mga kapatid, yan ay kapangyarihan ng Diyos at yan ang kagustuhan ng Diyos. Hindi kayo dinala rito for nothing. Meron na isa akong nasyaran dito dati, medyo hindi na siya umatin. So, pinunta ko sa bahay nila. So, sabi niya, dinako atin, dunawa si pag-chance sa atin. Sabi ko, di ba sa City Bible Church ka na born again? So, kung sa City Bible Church ka na born again, hindi ka dinala ng Diyos doon for nothing. Mayroon kang mission doon. So, dapat patuloy ka, kapatid, kasi gagamitin ka. Hindi sana kumala sa iba dinala ng iba. Hindi ka ba dinala? So, ibig sabihin, mayroon ipapagawa sa iyo ang Panginoon. Ang Diyos ang nagdadala sa atin. Point number 3. Ang sinasabing sa point number 3, it is the power that enable us to change. Ano kasi makikita natin sa verse 45, yung mga taong depraved, yung mga taong tinulak ng Diyos sa pamagitan ng kanyang irresistible grace ay, ayan na, tinuruan na ng Panginoon. Natuto na sila, nakinig na sila sa Diyos at natuto na sila. Sino tong mga tao na to? Sila yon ang mga katabi mo. Diba? Sila yon ang nag-aaral sa CTSA, sa MBC, sa... Diba? So, sticks by sticks yan. Diba? Bawat isa sa inyo ay kayo yun. Kasi talaga naman, di ba, malinaw naman na talaga nung kinausap tayo ng Diyos, yung tinawag tayo ng Diyos, di ba? Kasi may dalawang klase ng calling yan, yung outward at saka inward. Yung outward ay talagang general calling yan, pinaka-reflecta ng Diyos sa lahat. Tapos yung inward calling yan, yung talagang personal na kumilos sa iyo ang Panginoon. Pero hindi naman talagang tayo lumapit. Diba, nalala ko po ito ni Sister Isa, sa Sister Isa. Eh, nung pinapangalanan niya, ilang bisis siya tumatago dun sa kwarto. Eh, may nagpa-Bible study daw sa bahay nila. Tumatago yan. Diba, sino ba naka-experience ito na nung pangalanan gagal? Eh, punta ka agad, yung mga hinila niya, yung mga naralan at ang mga naralan. Guys, nung may nangaral sa iyo, talagang ikaw pa yung hinila dun sa mga naralan. Diba, lahat tayo, mostly lahat tayo, na pinangaralan ay resistance. Diba? So, dahil resistance tayo, katulad ng pagkita natin picture kanina, diba? Pinipirin yung bato. Diba? Pero, hindi niya yung kakayanan because God grace is irresistible. So, ayan. Wala tayong nagawa. Napunta na tayo sa Diyos. Nailapit na tayo sa Diyos. Part point number 3. Diba? Pero makikita niyo, kasi apat ang kwento niya. Point number 1 at point number 2, irresistible grace. Ano? Doon talagang medyo may struggle pa doon. Diba? Kumilos ng Panginoon, inward calling. Ano? Mula sa outward calling, inward calling. Tapos, God draws you in Jesus Christ. Kung may parang may struggle. Pagdating sa point number 3, makikita po natin na, eh na, nagtuwa na sila. Natututo na. Diba?
kwentang record, ng kwentang record at kwentang record, mapakita doon, hindi na yung irresistible grace. Although dahil isa lang ito, ang irresistible grace, yung tinatawag sa theological term na efficacious grace. The grace of God is already effective. Kaya na, ano na eh. Kaya dahil dyan, sa term na efficacious grace, yung irresistible grace ay naging efficacious grace na effective na, hindi na nababiolate ngayon yung pre-agency of man. Oops! Ano yun? Ano yung pre-agency? Kaya nang kaaral tayo sa Christ. Hindi lang kasi may iwasan na sasabihin mo rito. Kasi yung pre-agency, yung counterpart ng free will. Diba? Kasi, pag sinabi kasi dyan, makahirap naman yan. Ibig sabihin, dinrag tayo ng Panginoon against our will. Diba? Ay, ibig sabihin, pupunta tayo sa langit na ayaw natin. Pupunta tayo sa simba, ayaw natin. Talagang, ibig sabihin, nagsisimba ka na dito, ayaw mo. Dahil ginagawa mo isang bagay para sa Panginoon, pero labag sa kalabuhan mo, dahil tinirin ka lang niya. Hindi ganun na mangyayari because of God. Efficacious grace, tiktik na sa'yo. You are willing. So ngayon, yung gusto mo, yung ayaw mo noon, dahil ang grace of God is effective na sa'yo, ay gusto mo na, ginagawa mo na yung isang bagay, willing. So the violation of pre-agency of man ay hindi na violate. Di ba? Kasi yung lagi pinaglalaban ng Armenians eh. Di ba? Sa pilitan o ganyan, kahit ayoko, sige. Hindi gano'n ang pagkakas. God is just. Ito ang makataruan ng Diyos at hindi kanya. Hindi kanya pipilitin. Kikilo siya sa pamamaraan talagang efektibo. Diba hindi kayo mag-relate na maramdaman? Gusto niya kasi maramdaman natin na ano, na hindi tayo sakal, hindi tayo alipin, hindi tayo hubot na talagang sa pilitan. Pusa yan. Dito mo natuto sila kung hindi pusa yan, kung hindi naramdaman yung hindi nag-effect yung grace ng Panginoon, ay hindi mo tututo mga yan. Pero makikita natin na they're already taught and they heard the Father and learn and they finally come. So yung gusto pang malaman, ano ba talaga yung free will? Ano ba talaga yung pre-agency? Yan, tutunan natin yan sa ating Bible. Sabi doon, makikita po natin na talagang very gracious sa ating Panginoon. Kasi para kung gusto natin mabigyan ng picture yan, kung ano ang pagkakaiba ng free will at saka free agency, simple lang illustration yan. Illustrate na ito ni Elder Victor na nakaraan, katuruan. Isipin mo lang yung isang malaking aquarium na may isda. Ang isda ay malaya, lumangoy, mataas, papapago sa gusto niya. That is free agency. Diba? May kalayaan ang isda na gawin ang gusto niya. Pero, nandun lang siya sa aquarium. Except yun, lumabas. Mayroon siya, limitation. Diba? Because, God is in control of everything. Pero maganda kasi nga, kaya ganun lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Kasi alam niya na mayroon tayong limitasyon at pinilit natin lumabas sa aquarium, ano mangyayari? Mapakamak tayo. Wala nang tubig doon sa labas. Diba? Matay tayo. So, magtiwala tayo sa Panginoon. Point number three, medyo mismisa natin. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is nandito na. Diba? Mayroon lang magitin. So, makikita mo na yung transition, diba? Sabi ko, effective na yung grace. Diba? Natuto na yung tao, nag-aral na, naturuan na, natuto na, lumapit na sa Panginoon. Kaya sabi nga dyan ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, bago na siyang nilalang. Diba? Kasi yung
grace ng Panginoon, effective na sa kanyang sarili ngayon, dahil bago na siya, yun yung kaya makikita natin yung kung dati tayo, ang gusto natin na makasama, makita, o makausap kay ang Kristo sa sabungan, ngayon, dahil bago nilalang ka na, yung Kristo na ng Bible. Kung dati yung masalita natin ay good backwards, ngayon, dahil effective na yung grace of God, natutunan tayo sa Panginoon, hindi na backwards. Word of God na. Diba? Ang American, lagi yung expression nila, di ba? Yung sabi ni Pastor, Jesus Christ, what the... Ganon, tawag natin yung tuloy. Di ba? Hirap. Pero ngayon, dahil bago nilalaman na tayo, Jesus Christ pa rin. Pero lagi natin i-acknowledge that Jesus gives us glory. Because without Christ, we can't do nothing. Di ba? Maganda, no? Kasi bakit nangyari yan? Because if God's irresistible grace is already effective in us and become an efficacious grace. Point number four. At na? Point number four. It is the power that will enable us to persevere under the last day. Jesus will raise us up. Ito na. Sumula na tayo, no? Pero, dahil yan, sinabi ko kanina, ng lahat yan, kaya ganun, kaya ang tema natin, the importance of irresistible grace. Kasi napakahalaga yan sa buong doktrina natin, the doctrine of grace. Because of God, it is irresistible grace, the turning to efficacious grace, we are persevere. Kasi kaya tayo nagpipersevere, kaya tayo nakapagpatuloy. Maraming hindrances, maraming pagsubok, maraming hadlang para magpagpatuloy sa buhay Kristiyano. Pero bakit tayo makapagpatuloy? Because of God's grace. Sa kapag nagkaganda ang loob ng Diyos, hindi sa atin. Diba? Alam mo, gano'n lang lagi. Lagi lang tayo masa sa kapag ng Diyos. Alam niya sa Book of Daniel, nakita ni Daniel na kahit na sinasakop na ng mga Babylonia ang mga Israelita, imbis na tumino, ay hindi pa rin. Nagpatuloy pa rin sa kasalanan ginawa nila. Na kasalanan kung saan naging dahilan para sakupin sila ng Babylonia. Diba? So nakikita niya kayo lumapit sa kinausap niya ang Panginoon. Sabi niya, malapit na matapos yung 70 years na sinabi mo na captivity namin, so ang kalaya na kami, ang sagot sa kanya ng Panginoon, hindi. Yung 70 years nyo, times 7 pa yan. Kasi nga hindi naman kayo nagbago. So kaya yung captivity ng Babylonia, ng Israel, nagpatuloy. Hanggang sa Persia, Greek, hanggang Roman, di ba? Tagal, 70 times 7 eh. At tumagal. Di ba? Kasi nga nagpatuloy pa yung Israel. Pero nung malapit pa ni si Daniel, alam mo, nung panalangin ni Daniel, Panginoon, malapit kami sa inyo, hindi dahil sa matuwid kami, umabuti kami, kasi nga talagang kita-kita na makasalanan kami. Lumalapit kami sa inyo, kasi alam namin, natutugunin kami, dahil ikaw ay Diyos na mapagmahal, Diyos na punong-puno ng habag at kagandahan. Kaya we are confident na lumapit sa Panginoon, kasi ang Diyos natin ay ngayon, kung nalapit ka sa Panginoon, na, Lord, sinabi ng Pariseo yan, mga, magpaglago, Lord, magaling ako, lahat, isang pumutos, ginawa ko, walang isa, na pinalagpas ko. Tanong, walang isa lang niya isang pumutos. Wala, pero yun ang sabi niya, pero kahit na nagpag-isang mo yun, na mayabang ka sa harapan ng Panginoon. Kung baba tayo, aminin natin, kasi yun naman ang totoo, aminin natin, napakahirap ang buhay sa mundo ito, nagkasala tayo, kaya umapit tayo sa Diyos ng buong pagpapubaba, umasa na kahabagan niya tayo dahil siya ang Diyos na habag at tawa, walang puno na kagandahan. By His grace, we are
depend on God's grace in us. Lagi nating tandaan mga kapatid, kaya tayo nakapag-persevere hindi sa sarili nating lakas at kakayahan. We persevere because God persevere us. Siya kasi nagpapatuloy sa atin. Lagi tayo ano. Kaya nga, alam mo yung sinasabing humawak tayo sa Diyos, maganda yan. Pero lalima natin, tataga natin. Ano? Yung humawak. Kasi pag tayo humawak sa Diyos, pag matindi yung pagsubok, matindi yung persecution, maraming problema, dahil tayo humawak sa Diyos, hindi din si makalas tayo. Kasi pinipitasin yung lakas natin, di ba? Imaginin nyo lang, kung naanap yun ng maha ng pagsubok, yung lakas ng maha, diba? May depress pa. Ay talagang, pagpukul yung kamay mo, talagang makakabitaw ka sa Panginoon. Kaya dapat, let God holds us. Tayaan natin ang Panginoon ang umawag sa atin. Kasi kung ang Diyos ang umawag sa atin, hindi ka makatawa na. Sabi nga ng Metro Bank, we are in the world. Hindi ko yun pala siya. Hindi ay gawin. Sige, diba? Okay, tapos na. In John 6:39, oh, baba na. And this is the will of Him who sent me that I lose none of all those He has given me, but raised Him up at the last. Is garantiya ng Panginoon yun. Next. You children are from God, and how overcome them? Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Tandaan po natin yung power ng mga kwenta ni kanina. Lagi siyang sabi, it's the power. Because the power ng tinutukay ay walang iba kundi the Holy Spirit ng work sa atin. So ang tinutukoy dyan, greater is He, the Spirit who is in us, than the Spirit who is in the world. Makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na nasa atin kaysa Espiritu ng Diyos na sa salitan. Pag pinangawaan nyo yun, walang kulang. Walang anumang mga para mo ano dyan. Kasi alam mo na ang Espiritu ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Diba? Mayayaris yan kung mga ganun kaisipan. Diba? Iyan ang pangawaan ng bawat Kristiyano. Greater is He, the Spirit who is in us, than the Spirit who is in the world. Diba? Isa sa inyo ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ano yung ating summary? Ano tayong summary? Redemption and salvation. Kakaiba yan. Redemption and salvation is the work of driving God by means of God irresistible grace. Diba? Redemption, pagtubos. No? At may proseso hanggang sa ating salvation. Napakaganda po. Gusto ko lang i-ano sa inyo yung quote ni Charles Spurgeon. Ano? Sabi niya, regarding dyan sa redemption and salvation, sabi niya, at doon sa efficacious grace, irresistible grace, sabi niya, we believe that the work of generation, we believe that the work of regeneration, conversion, sanctification of faith is not an act of man, free will, and power, but of the mighty, efficacious, and irresistible. Irresistible grace of God. Lahat yun sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Proposition. Next. Stop resisting God because God will surely overcome your our resistance. Huwag na natin kapatid tayo magmamatigas kasi sa akin ang bato. Di ba, may itong tao? Mawawa? Ganun lang imagine nyo. Huwag na. Huwag may nangaral. Huwag na mag-resist. Di ba, kahit saan na ilang kwarto yung pagtatago, o kahit na sumakay ka pa sa barko, papunta kung nautusan ka sa west, kasakay ka ng barko, pupuntang east, katulad ni Jonah, eh, hindi ka makaresist sa Panginoon. Kaya stop resisting God because God will surely overcome your resistance. Number two, God give thanks to God always for His irresistible grace. Dahil kung hindi sa pag, kagandahan at biyaya ng Diyos para tayo.
be competent to share the grace of God with your friends, relatives, because if they are one direct, they surely can't resist God and resist the word grace. Kaya, parang tagilan mo mo. Kaya na tayo mga ngaral, talagang hindi naman tayo, ano lang natin, ibig sabihin our responsibility is to preach, you know, ipakaral ang salita ng Diyos. At least, the power of God, the Holy Spirit, ay dun sa tao na yun. Hindi naman tayo nag-born again, ang Panginoon naman ang siya, nag-born again, siya naman ang kumikilo sa buhay ng bawat isa. Ngayon, kung inyong matagalan, ay mayroong timing eh. Diba? Wait sa timing ng ating Panginoon. So, pangapat na ulit, manalangin tayo sa abad, awat, biyaya, at kagandahan loob ng Diyos. Yun ang pangahawakan natin. Ano? Malapit tayo sa Panginoon, we are confident na sasagutin tayo ng Panginoon, we are confident na magkaroon ng katuparan ng ating mga kahilingan dahil ang Diyos lagi natin tandaan. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay punong-puno ng kagandahan loob, ang Diyos ay may Diyos ng awa, at Diyos na mahabalin. Magpapakumakala tayo sa Kanyang harapan. Harapan mo na.